guys! Actually, vlog to ng ate ko. Wala. Mag-ano lang ako. Iba-vlog ko lang paano makarating from Vilnius all the way to Beauvais Airport at papuntang Paris Center. Kasi malayo ang Beauvais Airport. Beauvais. I'm not sure if I'm pronouncing it right, but it's French and it's in France. Papunta akong Paris today, pero Ryanair yung sasakyan ko, so ang available is going to Beauvais Airport from there tingnan ko kung ano yung mga mode of transportation papuntang Paris Center. At right now andito ako sa Vilnius Airport. I think it's nice here. At tumitingin ako sa duty free pampasalubong. Pero mahal pa rin siya. Anyway, I will see. It's cold. It is 11C, so Alvin. So there you go, guys. Kadarating lang namin Airport. Okay, so €18 siya pag dito, pero if you book online, it's only $16.90. I am here now in Beauvais Airport. In fact, this is Terminal 2. Actually, pag last week, sinerge ko yung train from Beauvais Station papuntang Gare du Nord, which is in Paris Center. €5 lang yung pamasahe. Tapos yung kahapon, sinerge ko siya, umabot na siya ng 17. So, hindi siya worth it na magbabas ako from here papuntang Beauvais Station. So, pinili ko na lang yung bus, which is €18 pag dito ka bumili, pero pag binili mo online, it's €16.90. So, now hanapin ko na yung bus, which is going directly to Paris Center. And it's malamig here.
pero hindi siya kagaya kalamig sa Lithuania. Okay guys, so next time, this is actually for future purposes. Next time, if you want to travel, kung magta-travel kayo using Ryanair, papuntang Paris, ito kasi yung ano nila, terminal, which is in Beauvais Airport, and napakalayo niya sa Paris Center. So, much better if you will book advance, and from here, you can actually take a bus number 6 going to Beauvais Center, and from there, and ang pamasahe ay 1 euro lang. Tapos from there, you can get to the Paris Center by train for 5, so overall 6 euro lang. Pero today, I'm gonna take a bus. Just like before, I actually last time, ginawa ko to galing Rome, papunta dito. At nag-coach din ako. Kasi hindi ko rin alam na may ano pala, bus number 6 papuntang center. So, ito na there you go guys, this is the bus going direct to Paris Center. Tapos yung bus number 6 I think is over there. Pag pumunta kayo dito, use terminal 2. Ang bus na 1 euro lang yung pamasahe is nasa likod niyan. So hindi ko siya maturo. Somewhere there. Pero hindi ko rin alam kung ano yung trip. It's either every 1 hour or 30 minutes. Pero 1 euro lang yung pamasahe. More than 40 countries at never ako nag-vlog. Tapos, pinagsisisihan ko kasi every time bumibisita ako sa mga countries na pinuntahan ko, nagre-research na naman ako. So, dapat pala binag ko na lang yun para at least may bibisitahin ako kung kailangan ko ng information. So, yun. So, if you're going to travel here in Europe, usually kasi Ryanair, ang dami nilang sale. So, you can travel anywhere as long as may Schengen visa ka here in Europe. I think 26 countries. You can visit 26 countries. Tapos, yung currency nila is euro everywhere except Scandinavian countries and
the UK. They are using pounds, and for Scandinavian they have crowns. Yeah. And here, at ako'y nagugutom, bili tayo na pani chocolate. I'm not sure. hindi actually yan yung pronunciation. But anyway, they should understand the tourist accent. So, malapit lang siya from Hyatt Regency papuntang Eiffel Tower. Kung wala naman kayong dala or hindi mabigat yung bag nyo, better lakarin nyo na lang. Kasi ganun yun, papunta kayong metro, kakargahin nyo yung bagay pababa. So, better to walk na lang. Exercise pa, makakatipid pa kayo. Tapos I have my cute bag. Actually, regalo to ng kapatid ko para sa pamangkin namin, si Bunbun. See? Tapos mag-iingat kayo sa pickpocketers here. Ang dami. Tapos mostly kasi dito usually kahit mag-try kang mag-French, sasagutin ka rin nila ng English. Hindi kagaya sa, for example, Italy or Netherlands. Pag nag-try kang magsalita ng salita nila, parang appreciate, na-appreciate nila na, ah, you're trying. So, sasagutin ka rin nila ng lingwahe nila. Pero dito kahit nag-try ka ng todo, Englishin ka pa rin. At saka medyo mga suplada or suplada mga tao. I don't know. I've been here. I think I visited Paris 4 times already. And it's all the same experience. So, kanina, hinatid ako ng asawa ko. Char! Asawa! My gosh! Nag-vacation lang ng Europe. Nakahanap ng asawa. Yeah. So, hinatid ako ng asawa ko. And sinabi niya na mag-ingat ako sa pickpocket right now. At medyo ulan. So, I have here my cute little bag, and inside is my passport and some cash para dito lang siya sa katawan ko. Malapit na ako sa sa Eiffel Tower. Okay? Bye! Okay, guys. So, malapit na ako sa Eiffel Tower. Ilang liko na lang. But I want to show you the famous. The famous. Isn't it pretty? Oh! My bus. Paris. Anyway, yeah, last time sumakayak niya. Last time na bumisita ako dito. So, look at that. And marami tourists over there. Influencers over there.
pretty pa rin. Oh, look at that! The pink limousine. That's nice. So, okay. Let's continue. Oh my god! Napaka amateur videographer ko naman. Look, guys! May ano dito? Some street dancer. Dami kong dancer. Ano pa naman to? Account pa naman to ng ate ko kasi siya yung nag-vlog lang. Parehas kami. So, at least siya. Nakadala siya sa Madrid. Ano yun? City. Ang daming tao. Tapos nakadala siya sa downtown area. Medyo maingay. Tiyak ko. Nakadala ako dun sa ano, sa place ng mga pensioners. Wala akong makitang tao. Siguro bilang ako mga 7 a day. Or maybe 8. The most. And yung nakakausap ko lang yung asawa ko. Kasi siya lang yung marunong mag-English. Actually, multilingual siya. Can speak Norwegian, Swedish, English, Russian, Lithuanian, Latvian. Yeah. Tapos ngayon nag-aaral siya ng Spanish. Oh my gosh. Samantalang ako. Tagalog na nga lang, nahihirapan pa. Tapos English, medyo okay naman. Pero that's it. Tuloy yung asawa ko. Charot! Oh my gosh! May asawa na talaga ako. Nakakapagod pala ka mag-vlog. Kinakausap yung sarili. Oh my gosh! Wala hindi nyo mapanood to. Nakakaya. Oh my gosh! Pero, at least, may ano na ako. May bibisitahin na akong ano pag same trip pa rin yung kinuha ko from other countries papunta dito sa Paris or Ryanair yung ginamit ko. Oh my gosh, ang ganda pala. Nakapagod yung metro nila kasi ano, sa baba, underground, tapos wala kang kita. So, better na lang maglakad ka kasi na-enjoy mo pa yung place. Nakatipid ka pa. Nakapag-exercise ka pa. Sana mag-lose ako ng weight. Oh my gosh. Sorry. Ang pogi. Ang pogi na yung nasa likod ko. Tapos nakita ito ng asawa ko. So, ba't ang likod? Ang daming tao. Gusto kong kumakakita ng maraming tao.
sa probinsya kasi ako nakatira. Kaya pa isa-isa lang yung nakikita kong tao doon. And doon ako lang yung Asian. So at least dito ang dami. Ang dami nila. Ang dami pala namin. Ipapakita lang ako sa inyo. So, dumaan ko yan na Louis. Tapos, tingnan niyo guys. Oh my God. Can you see the line? Para lang makapasok sa Louis. Tapos, parang allowed lang yata. 5 customers. Tapos, after nang nila doon sa loob, pwede lang pumasok yun. Pero, see the line? Oh my gosh. Sorry. Oh my gosh. May pamangkin ako. Tapos, gusto niyang gift is pabangugan, hindi pa sa pari. Pari! So, hanapan ko siya ng ano, pinakamura. Maybe 20 euros is fine. Pero pag, you know, sabi naman niya kahit maliit lang daw. So, we will see. Actually, dito sa downtown ng Paris, okay lang palang magsalita or kausapin mo yung sarili. Kasi ang dami-daming vloggers. Oh my gosh, ang dami-daming vloggers, ang dami-daming Instagram influencers or whatever. And then, parang mga vain. Ang glitter ko, no? So, malapit na ako sa Eiffel Tower. Ha? Huh? No? Thank you! So, alam niya siguro na nagugutom ako. So, in-offeran niya akong pumasok. Namatay yung cellphone ko. Nilobat. And kailangan ko pa siya mag-charge. So anyway, as promised, ito na siya guys! Ang Eiffel Tower. Nasa likod ko na siya. Charam! So I need to cross the bridge in order for me to have a better view of the Eiffel Tower. Pero guys, umaambon na. It's umaambon. And ang daming nagsiselfie dito. Kasi, oh look! It's a restaurant here. And you can have a better view of
the Eiffel Tower. And bababa ako doon. Bababa ako sa hagdanan para makatawid dun sa Eiffel. Ito yung hagdanan, guys. At umaambon. Oh, so yun na nga. Kakala. Napakong lakad, guys. Pero, yan kasi tumaba ako. Pero siguro nung pupayat pa ako, super may enjoy ko to. Lahat ng mga ano, lahat ng mga buildings, structures, everything. Ikaso, tumaba ako. Wala akong ibang ginawa kundi kumain. Kaya kahit konting hagdanan lang, pag napagod ako, oh my gosh! So, andito na tayo sa bridge lang. Actually, okay, parang ano to, yung canal, the biggest canal. And there you go, she's there. And so many Koreans here, so many Asians. Pero parang wala bang kikita ang Pinoy so far. Or hindi ko lang sila ma-distinguish. So, there we go. Where is she? Siguro pa, mas may enjoy ko na to kung may kasama ako, kaso wala akong kasama. Pero anyway, okay naman. Tada! Wait guys, mag-selfie lang. So, yun. Pagod na ako. Oh my gosh, look at this. Andiyan na sila sa na ng kalsada. Like, a lot of them. Ta-da!
at that. Pero actually, hindi ako nagaganda. Siguro nung first time ko talagang nakita, sobrang gandang-ganda ako. Pero, parang ano na siya. Napaka-overrated. Mas marami pa actually, mas magagandang places na ano, compare sa Eiffel Tower. Hi guys, so actually may barricade na siya. I mean, nakaano na siya. Last time pagpunta ko dito wala pa yan, maybe 2019, I'm not sure. Listen, before pandemic. So ang daming tao. And look, malarang siya. So, kailangan mo nang magbayad para lang makapunta sa loob. Last time, actually, ano lang, pila lang papunta sa taas yung binabayaran. So ngayon, pati na yung pumasok malapit sa Eiffel Tower is may bayad. So, we will see. Sobrang daming tao, guys. Pero ang ganda ng flowers. Purple. My mom's favorite color. Isn't it pretty? And ang bigat sa kamay kasi naka-charge yung phone ko. Gamit yung power bank. Oh, so pretty.